Dito sa aking channel, and for today's video ay i-share ko sa inyo kung paano ko nakuha ang aking AdSense pin. But before that, papasalamatan ko na lahat ng nag-subscribe sa akin mula 0 subscribers hanggang ngayon. At kung ikaw ay bago lang dito sa aking channel, please consider to like, subscribe, and hit the notification bell para maging updated ka nga sa mga bago kong mga uploads. So, let's start! Hey guys, ako si Nan Sora. Gumagawa ako ng mga YouTube tips at YouTube tutorial. Meron din akong lifestyle, food, biblical at travel. Kung gusto ninyo ang ganyang klaseng content, feel free na bumisita sa aking YouTube channel at i-check ang mga videos na ginagawa ko. So yun nga, nakuha ko na yung AdSense pin ko kahapon. Natanggap ko na pala. At ito siya. Ito yung AdSense pin ko. Bakit nga ba importante ang ating AdSense pin? Kasi hindi tayo makakasahod kung wala ang AdSense pin. AdSense pin na nakasulat dito sa loob ay dito mo ma-verify yung address mo. Kung tama ba talaga yung sinisend mo dun sa Google AdSense mo. Ito yung pang-last na requirements ni YouTube na i-fill up natin para matanggap na natin yung sahod natin sa YouTube. Importante ang Google AdSense pin para ma-verify ang ating address kung tama ba nilagay natin ang address sa Google AdSense. Since ito yung last part ng requirements ni YouTube, so paano nga natin ito makuha? Kailangan mo muna ma-reach yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. Kung iisipin natin, napakahaba talaga ng proseso. So, ang sinasabi kasi ng iba na kapag nakatanggap ka na ng Google AdSense pin, sasahod ka na. So, hindi ganun. Kailangan mo pang pagtrabahuan. Dahil, kung kunti lang views ng video mo, so, kunti lang yung sahod mo din. Madali lang ba kumita dito sa YouTube? Ang sagot ay hindi po. Kasi, kung kunti lang yung views mo, at walang masyado nanonood sa video mo, wala ka talagang sahod. Kaya nga ay, ini-introduce ko sa iba yung mga videos ko at sana kung manood man kayo, huwag yung skip yung ads. Kung sakaling umabot man yung ads na 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, kapag 30 seconds na, maaari mo na siyang skip ads. Ang pagiging isang YouTuber or vlogger, hindi po siya madali. Isip kasi ng karamihan kapag mag-upload ka ng videos, marami na nanood sa'yo. Kikita ka na ng malaki. Siguro kung isa kang sikat na vlogger o isa kang artista, famous ka, sigurado malaki din kinikita mo. Ganun. Pero tayong mga small YouTuber na katulad ko, so konti lang din ang sasahod ko sa video ko. Dahil, yun nga, walang masyado nanonood sa video ko. Mayroon mang nanonood, baka nag-skip sila ng ads. Kaya, yun. Sana, ay yun lang din yung kahilingan ko sa inyo. Kung nanonood kayo ng video ko, huwag yun namang i-skip yung ads kasi dyan kasi kami kumikita. Nagpapasalamat tayo kay Google AdSense kasi yung advertisements, usually nakikita lang natin yung mga advertisements sa TV, dyan. Nagpapasalamat tayo kay Google AdSense dahil hindi lang sa television nakikita ang mga advertisements. So, meron na tayong chance na kikita through AdSense. Kaya nga, kapag mag-upload din ng mga videos, huwag muna i-upload yung mga pang-sariling video lang natin. I-upload natin yung mga videos na nakakatulong din sa iba. Yung mga searchable na content, ganun. Huwag yung mga a day in my life. Iwasan muna natin na mag-upload ng mga videos na a day in my life kasi hindi pa tayo kilala ng mga tao. At gusto kasi ng mga tao na yung mga videos na nakikita nila, gusto nila yung nakakaaliw, nakakatawa. Ako kasi, hindi ako masyado nagpapatawa dahil hindi naman po ako joker. Yun lang siguro ang masasabi ko. Kailangan mo muna ma-reach yung 1,000 subscribers, 4,000 watch hours. After that one, kung ma-accomplish mo na ang first requirements ni YouTube, ay pupunta ka ng AdSense para mag-apply ka na din for monetization. Si YouTube kasi, siya lang yung parang kung sa baga platform. Sana ay naliliwanagan kayo. Yun. Baka iniisip ng iba na mag-YouTube din ako dahil malaki palang sahod ng mga YouTuber.
Hindi po. Ako po, isa ako sa magsasabi ng totoo. Hindi madali ang pag-YouTube. Oo, madali lang pag-capture ng video. Madali lang siya. Pero yung pag-iisip ng content, pag-iisip ng paano siya i-edit, hindi po madali. Pagtatrabahuan po siya. Minsan nga, malalim na ang gabi ko pa matatapos. Imagine, sa intro ko nga, 3 days ko siya natapos. How much more sa pag-i-edit, paggawa ng video, pag-iisip ng content, hindi po madali. Dito kasi sa YouTube, para din tayong nagtatrabaho. The more na pinapaganda natin yung mga videos natin, more chance na manonood ang mga tao kasi iniisip nila na maganda talaga to si ano, no? Ganito, ganyan. Diba? So, siguro yun lang muna ang masasabi ko. Before po tayo magsisay goodbye, pasasalamatan ko muna lahat na nag-comment sa akin dun sa Facebook. Nandyan, pinapakita ko sa inyo yan. Sila kasi yung sumusuporta sa akin simula pa at hanggang ngayon. Yan. At shout out kay Jerwin Fabrica na classmate ko since elementary hanggang high school. Kaya Uwen, mag-iingat ka dyan sa Manila. Sa pamilya mo din, shout out sa inyong lahat. Lalong-lalo na si Paita Pod na isang naging friend ko na doon sa YouTube. Marami akong natututunan sa kanya, kaya shout out din sa kanya. At kung gusto niyo po na i-shout out ko kayo, huwag po kayo mahiya na i-shout out at paki-comment din sa baba na hashtag Nan Sora pa-shout out. Hindi na po ako magtatagal, hanggang dito na lang. Paalam.